Pwede yung ingredients. Kalabasa, sitaw. Kung kalabasa ata, nabili ko 20 pesos sa palengke. Ito 20 din. Or 10 pesos. Mahal na kasi ng sitaw ngayon. Talong at ang palaya. Magulo yung aming ano, alam mo na, may baby. Ayan yung kanyang maiyak tubig, ng gatas. Ayan, nakaprepare na para magtitimpla na lang ako. Ayan. So, dito na nilalagay yung mga gulay natin. Ayan, magpe-prepare lang muna. Ayan. Pe-prepare ko lang yan, gagayatin ko lang yan, babalikan ko kayo. So, ang ginagawa ko muna, hinihiwa ko muna yung kalabasa ng maliliit bago ko siya binabalatan. Kasi nahihirapan ako. Natatakot akong masugat, magkutsilyo. Yan. Madali siya sa akin. Madali siyang balatan para sa akin pag maliliit na siya. Ayan. So, diba? Madali lang. Matatanggal lahat. Matatanggal lahat. Patanggal lahat ng balat. Ayan. Madali siya. Ayan. Ingat na lang din talaga para hindi mahiwa ng kutsilyo. Ayan. O diba? Mabilis lang siyang balatan. Tsaka ko siya hihiwain ng mas maliit pa. Para mabilis siyang maluto. Ayan. So, pag ayan na, ayan na siya. Nabalatan ko na siya. Hiwain ko lang siya ng mas maliit. Ayan. Parang sabili siyang pakuluan. Hindi siya matagal. Diba kasi kang kalabasa, matagal pakuluan yan. Ayan. Ganyan lang. Inap na lang talaga sa paghawak ng kutsilyo kasi talagang nakakasugat ito pag di kayo nag-inap. Alam niyo naman. Siya. Hi, pretty girl. Hi, pretty girl. Magluluto si mami, ha? Diyan lang ikaw, ha? Okay. Ayan, magluluto na tayo. Ito ang ingredients natin. Ayan, ito nakababad to sa tubig na may asin. Ito, saktong tubig lang. Ayan. Ito na ang baboy. 1/4 lang to. Hindi ko ni lahat yung one na baboy na binili ko na minudo. Pinaminudo cut ko to. Sa palengke ko lang sila lahat binili. Mas ano kasi, mas, tawag ito, mas fresh. Gusto ko kasi fresh. So, sa palengke ko talaga bumibili ng pang-ulam namin. So, ayan, maglagay na tayo ng tika. Lagay muna natin yung hanggat hindi mainit yung matika. Sabay-sabay ko na yung bawang at saka sibuyas. Isusunod ko dyan kamatis. Para hindi masunog. Ilagay natin yung kamatis. Ayan.
siyang ka kumata. Tinatakatak ko yung kumata. So, yung tipong nag-orange na yung ano. Yung oil. Kaya lang isang kamatis lang yung gamit ko ngayon. Kasi pinilang tayo ng kamatis. Dahil si mama, dinala ang kamatis kasama ang itlog na maalat. Dinaan niya sa work. Kaya natin yung kamatis. Ayan, medyo orange na yung ating oil. Tingit-tingitin lang natin yung kamatis. Di ba sabi nila, pag doon may kamatis sa ulam, mabilis matanim. Pero, nilalagay naman namin sa repiso. Kapag marami ako nililuto, yun ang ulam namin kinabukasan. O kaya, sa isang araw. Meron kaming ano, meron kaming tinatawag na tira-tira din. Yan. Yung mga ulam natin. Tapos, after that, ilagay na natin ang baboy. May hirap magbuto ng isa lang kamay yan. Kailangan gamit. Ayan, nalagay ko na pala yung sitaw at saka kalabasa. Nilagyan ko pala siya nito, yung bagong Knorr. Yan, Savory Rich Pork Liquid Seasoning. Saka ito, vegeta. Galing to sa Australia, padala ni mama. Gustong gusto ko to kasi nagiging mas malasa yung pagkain pag nilalagyan ko ng vegeta. Tsaka itong ano, Knorr. So ngayon, lalagyan na natin yung pasensya na guys ha. Alam nyo, hawak-hawak ko si Chloe ngayon. Pero teka lang muna. Lalagyan muna natin ito. Lagyan muna natin yung ang palaya. Hawak ako ko si Chloe, papakita ko sa inyo. Kaya ang hirap mag-vlog. Ayan o, dala-dala ko siya. Ayan. Ayaw pa baba, umiiyak. Umiiyak ang baby. Umiiyak siya guys. Ayaw niya magpababa. Pero ito try ko para matapos ko na yung niluluto ko. Ayan na ang itsura niya. Mukha siyang pakbet, no? Pero wala siyang ano kasi, wala siyang pag ito bagoong. Naging orange lang siya dahil na rin dun sa Knorr seasoning, dun sa vegeta, dun sa kamatis, at saka dito sa ano, kalabasa. Ayan, pinakukulo na lang natin siya. Nilalambot natin itong talong at saka itong ano. Pag ito, ang palaya. Ayan. After nyan, ito na. Maaga lang ako nagluto ng dinner ngayon guys kasi ang dami ko pang gagawin. Kasi kasuhin ko pa si Chloe. So yan, kasi kasuhin ko pa si Chloe. Ang aking unang kaihanak. Ayan siya. Hi baby boy. Can you smile for them please? Can you smile for them? Ba't pag tayong dalawa lang ang ingay-ingay mo? Ang ingay-ingay mo? Ay sus! Ang ingay-ingay mo?